Hello mga katimdahan, at nandito nga tayo para i-update natin ang presyo ng ating asukal. Kasi meron tayong mga bagong biling asukal ngayon at medyo nagtaas yung presyo ng isa sa kanila. At papakita ko nga sa inyo kung papaano rin ang tamang pagtatakal ba ng asukal, dahil digital na yung gamit natin minsan kasi sobra-sobra na yung kilo sa atin. Kaya sasabihin ko sa inyo kung papaano ba talaga yung pagkikilo sa digital. At ito nga, magkikilo na naman tayo ng ating mga panindang asukal. At bumili nga tayo ng dalawang sako kanina, wash at saka white sugar. Ito yung ating mga kalimitang ibinibenta o iniro-rolling. Sa wash sugar, dalawa lang naman ang kinukuha ko. Kung hindi ba is kasa. Pero kalimitan na binibili ko is kasa. Kasi yung kasa is hindi siya malagkit sa kamay. Kasi yung asukal na bais, kapag ka nahawakan mo na yung asukal niya, is dumidikit na at lumalagkit sa ating kamay. Kaya ito yung kalimitang binibili ko yung kasa. Kasi mas maganda siyang isalin. Kasi parang white sugar din siya na hindi siya malagkit sa kamay o yung parang basa-basa sa kamay yung ating asukal. Kaya mas magandang i-repack ang kasa kasi ito pinong-pino talaga yung pagkaka wash niya. Kaya maganda siya at saka siya yung mga kalimitang binibili sa atin ng ating mga customer. At i-update ko nga kayo sa presyo ng ating mga asukal. Itong Luisita na binili natin ay may presyo siyang 2,320 dati. Pero ngayon pagkabili na natin ay tumaas siya ng 30 pesos. Kaya ngayon ay 2,350 na yung presyo ng ating asukal. Nagtaas siya ng 30. Ito namang kasa bilhin natin dito sa wash na to is 2,030. Same price pa rin naman yung ating pagkakabili sa kanya. Pero kasi ito ay stock pa rin. Kaya hindi natin alam kung nagpa-deliver na yung ating supplier kung tataas ba ang kanyang presyo. At ito nga yung ating mga asukal. Ayan, nabuksan na natin silang dalawa. At ito nga yung ating wash. Ayan, pinong-pino yung wash natin. Ito kasi yung gustong-gusto ng ating mga customer, yung pino. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya malagkit sa kamay kapag ka nahawakan mo. Kasi yung ibang kondito, yung ibang wash na asukal is malagkit siya sa kamay kapag nahawakan mo siya. Ngayon ito parang hindi naman siya kwan yung nagbabasa-basa kasi parang tuyong-tuyo talaga siya. Maganda yung pakanyang kwan. Para rin siyang puting asukal. Ayan. Pag hinawakan mo yung tuyo-tuyo, hindi naglalagkit sa kamay. Ayan yung kagandahan dito sa kasang ito. At ito nga yung plastic ng asukal natin na binibili natin. Ito yung isang pack na ito. Mayroon siyang 10 balot na plastic ng asukal. Ganito yung laman niya kasi binibili siya sa halagang 230 pesos yung bili namin sa kon ng asukal na to. Ito yung pinambabalot natin na 1/4. Sa halagang 230 pesos, meron kang 1,000 pieces na plastic ng asukal kasi kada isang balot nito ay mayroon siyang 100 pieces. Mas makakatipid ka kapag ka per bundle yung bibilin mo kesa pera-peraso o isang balot. Kasi ang bili namin kada balot nito is 25 pesos. Pero kung bibili ka naman ng per bundle is makakatipid ka na makukuha mo lang siya ng 230 pesos. Yun yung bili natin sa pambalot natin nitong asukal. Kasi halos siya yung may tatak at saka walang tatak is same price lang din naman yung bili natin dito sa amin. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang pagkikilo ng asukal kasi kapag ka hindi mo siya nakilo ng maayos is malulugi ka. Katulad ng nangyari sa akin dati, sinasakto ko siyang 250 pero sobra-sobra na pala yung laman ng ating asukal. Kaya ang ginagawa ko lang ngayon is 245 kasi sa 245 nagre-range na rin siya sa 1/4.
Kasi yung kapag sinakto pag nilagpasan mo yung 250 o tinapat mo sa 250, yung laman ng asukal natin is nagsobra sa 1/4. Kasi dati ang ginagawa ko is 250, pero hindi ko siya napapaabot ng 200 pieces. Kahalos kulang siya ng mga tatlong 1/4. Nagagawa ko lang mga 197, kasi nga yung eksaktong 250 natin is mayroon siyang sobra-sobra na konti, kasi hindi mo naman siya masasabing eksakto sa 1/4 kapag kinilo mo na siya ng 250. Halos sobra siya. Kaya yung kwan natin is yung 245 is nagre-range na siya ng 1/4 kilo. Yun yung ginagawa ko ngayon, at sumasakto naman sa 200 pieces yung ating asukal. Kasi kapag may sumobra man siya, kunting-kunti lang, hindi siya makakabuo ng 1/4 kilo. Yun yung ating naging na-discovery dito sa kiluhan na to, na dapat wag mo siyang paabutin ng 250 grams kasi malulugi ka. At ayan, ngayon nilalagay natin sa kanya 245 grams lang, kasi nga yan yung nagre-range na lang hanggang 1/4 natin. Kasi dati sinusubukan ko naging 250 yan, at hindi nga natin napapaabot ng 200 pieces na 1/4. Kaya hanggang 245 lang yung nilalagay ko, kasi nga yan yung saktong 1/4 niya. Kung may kulang man, kunting-kunti lang. Halika na, simulan na natin magkilo para matapos na tayo.
At ito nga guys yung ating naripak ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung mga ating mga naripak na asukal. Kasi ang natatapos pa lang natin is white sugar. At ito nga yung naripak natin, 200 pieces. Yung iba kasi na ibenta na natin at natapos na natin yung 200 pieces. At magkano ba ang tutubuin natin sa isang sakong asukal? Kasi itong asukal natin guys, is na kaya natin siyang paubusin ng mga 2 hanggang 3 araw sa yung 2 sako natin. Kasi ang dala-dala natin is wash at saka white sugar. Ang tubo natin sa white sugar is 250 pesos. Tapos sa wash sugar natin is 270 pesos. Yan yung ating tutubuin sa pagre-repack ng asukal kasi mabilis naman natin siyang maibenta ni kasi niro-rolling natin siya. Kaya yun ang tubo natin. Pag napaubos natin yung 2 is meron tayong 520 pesos na tubo. Habang nagmamahal ang presyo ng asukal natin ay lumiliit ang ating tubo. Kasi nga mas mataas ang presyo, mas mabagal pa natin siyang maibenta. Hindi katulad ng pagmura ang presyo ng asukal natin ay mabilis natin siyang mabenta at mabilis din yung process ng ating asukal. Kumbaga, mabilis tayong makapagbenta ng maraming asukal kaya mas marami tayong tutubuin. Ganun kasi yung aking ginagawa ngayon. Kaya ngayon ay tiyaga-tiyaga lang muna kaabang maliit ang tubo natin sa asukal. At nakita nyo naman yung diskarte natin sa pagtatakal ng asukal. Hindi natin siya pinapaabot ng 250. Ang ginagawa lang natin sa kanya ay 245 dahil nagre-range naman na siya ng hanggang 1/4 kilo. Yun yung kasi kapag sinobrahan mo na sa 250, nilagay mo 250 kasi meron pa siyang pasobrang konti kaya doon tayo nalulugi. At yun guys ang technique ko sa pagkikilo ng asukal natin gamit ang digital. At kung may natutunan ka naman sa aking video, mag-subscribe ka naman. Pindutin mo na rin ang like at share mo na rin para sa ating mga susunod na video. Pindutin mo na rin ang ating notification bell para ma-notify ka.